sa kandili niya nalalabi. Bayang ayaw'y nagpupuli, sabay-sabay nagpupuli, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayang ayaw'y nagpupuli, sabay-sabay nagpupuli. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihang sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan. Tahanan mo, pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kaming lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat.
lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos ayon sa lakaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati. At ang namamalit ng salapi, gumawa siya ng isang panghagupit
nalubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibainin niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay na alala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, naniwala sila sa kasulatan at mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Ang ating mapagbasa patungkol po ito sa kahalagahan ng dignidad, karangalan ng simbahan na bahay ng Diyos. Ating unang pagbasa, Propeta Ezekiel. Tinutukoy dito yung templo. Ang templo, at mula sa templo, may tubig na umaagos. Nagiging ilog ito. At basta may ilog na ang tubig ay sagana. Mga lunti ang mga halamanan at mga punong kahoy na matatamis, delisyoso ang mga prutas, ang mga bunga nito. Itong larawan nito, tinuturo sa atin na ang templo, ang bahay ng Diyos, ay nagbibigay buhay. Buhay natin ang bahay ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa naman, unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi sa atin, kasi yung unang pagbasa, istruktura, edipisyo, gusali. Sa ating pangalawang pagbasa, kayo ang templo ng Diyos. Mga tao, ating komunidad, ang ating pamayanan, ating asembliya, tayo po. Tama, may semento, mayroong tayong bubong. Di po tayo, protektado po tayo kung umuulan o mainit. Ngunit mahalaga yung mga taong naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, sinabi ni Jesus, bakit pinagtabuyan niya yung mga baka, kalapati, mga nagbebenta doon, pinataob niya yung mga nagpapalit ng pera. Ang sabi niya, ang pagmamalasakit para sa bahay ng Diyos ay siyang apoy na nag-aalab sa aking puso. Pagmamalasakit yung kanyang pagmamahal, pagbigay ng isip at puso para sa bahay ng Diyos. At sinabi, tinanong siya, ano naman ang otoridad mo para sa gawin yan? Alam nyo, sa loob ng 3 araw, gibain nyo ito. Sa loob ng 3 araw, itatayo ko uli. Lalo naging kumalaban kay Jesus, mga tao. Ang tinutukoy niya, ito po. Yung una, yung istruktura. Pangalawa, yung pamayanan. Ang bahay ng Diyos ay ang ating katawan. Si Jesus, sa loob ng 3 araw, nabuhay ng mag-uli ang namatay niyang katawan. Ito po'y glorifikasyon, tagumpay. Tayo rin, ating katawan,
alagaan po natin, igalang po natin, sapagkat ibig ng Diyos manirahan sa atin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, lalong-lalo na, baka masyadong malayo sa Roma. Kung meron kayong computer, ako rin, nagsasaliksik din ako. Ano ba ito? Mabibigat ng mga terminolohiya. Pero tayo, alam naman natin, pamilyar tayo sa ating tahanan ng Diyos dito. Papasalamat po ako sa inyo, sa inyong debosyon. Bukas pa lamang, oh! Madaling araw pa lamang, mimisa na ako hanggang yung pinakahuling misa. Oh, gusto niyo pa ba magmisa tayo? 16 na misa tayo dito. Napapagod nga ng ating mga lay minister. Naku, kakabigay ng komunyon. Ha? Salamat sa inyo. Yung debosyon. Kung ako ang Diyos, iba ito ha. Ganun, ganun po. Sana pagpatuloy po natin. Salamat po sa inyo. Hindi po ito, bihira po ito. Hindi mo ito makikita sa ibang mga bansa. Halos walang laman yung mga malalaking simbahan doon. Sa atin, salamat po. Kaya kakaiba ako. Ako rin nagtatakat na mga patuloy po natin ito, mga kapatid. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, po, tayo po ay maging tahanan ng Diyos. Manirahan, tumira, nasa ating katawan ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalini ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Tugon po natin, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghiganti at paglalaban, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. At inawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang malwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kanwa lati ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginan, itinayo para sa iyo, upang kami mahubog sa mahubog mo bilang tahanan ng iyong espiritu na makapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikipagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque,
San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo dito sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami pananahan sa iyong kagandang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw-ibig na paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo kami sa